Kumpiyansa ang Department of Tourism na malaki ang potensyal ng Pilipinas sa medical tourism. Kaya naman, mas pinalalakas ito ngayon ng bansa. Kunin natin ang iba pang detalye sa live report ni Moira Encina. Moira? Palalakasin pa ng Pilipinas ang medical tourism, lalo't ito ang isa sa mga natukoy na may mataas na growth sector sa bansa. Ayon nga sa Department of Tourism, makipagtulungan ito sa mga pribadong sektor at sa mga healthcare professional upang mas maging globally competitive ang nasabing industriya na tumataas ang demand sa buong mundo. Pang-24 ang Pilipinas sa 46 na medical tourism destinations sa buong mundo. Ito ang inihayag ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa pagbubukas ng 11th Convention ng Philippine Academy of Aesthetic and Age Management Medicine Incorporated o PAAMI. Pero kampante ang Department of Tourism na kaya ng Pilipinas na mapataas at mapabuti pa ang ranggo nito sa medical at health and wellness tourism. We deserve a much higher place in the world, especially considering the quality of our healthcare offerings, the quality of care that we are able to offer, and that distinct Filipino brand of care that is renowned all over the world. Kaugnay nito, target ng DOT ng Pilipinas ay maging isa sa top destination sa Asia pagdating sa medical tourism. Giniwalang kagawaran na posible ito sa pamagitan ng kolaborasyon nito sa pribadong sektor at PAAMI. Batay ayon sa datos, ay tataas ng 30% ang global demand para sa healthcare travel industry mula 2022 hanggang 2023. With the growing expectations in the healthcare travel industry, it is only right that government and the private sector collaborate to ensure that we are able to respond to these trends. Sa tala ay tinatay umabot sa $115 billion ang medical tourism market science sa buong mundo noong 2022. Tiniyak ng DOT na ang medical tourism sa Pilipinas ay mananatiling isa sa globally competitive na Philippine service industries. Under the Marcos administration, the intention is to ensure that this competitiveness elevates and that we position the Philippines towards being one of the preferred tourism destinations as far as medical aesthetics and wellness is concerned. Sinabi ni PAAMI Vice President at Convention Chairperson Dr. Gisela Trajano Sarmiento na ang Pilipinas ay ang isa sa rising tigers ng Asia at sa buong mundo pagdating sa medical tourism. Ang Pilipinas ay isa sa pinaka malakas at mabilis at talagang high definition na medical tourism, aesthetics, dermatologic and anti-aging sa buong mundo. So hindi tayo napag-iiwanan. Niniwala rin ang mga nasa aesthetic industries na bagamat marami pang kailangan na ma-improve ang sektor, ay kaya ng Pilipinas na makahabol at manguna sa buong mundo sa medical tourism. So yung advantage natin is we always continuously learn and adapt new skills from the abroad and we share it. Tampok sa PAAMI exhibit ang iba't ibang makabagong teknolohiya, gamot at makinarya sa larangan ng medical base, anti-aging at longevity science. Dinoon din ang convention ng nasa 30 eksperto sa aesthetic science at dermatology at ng mga daandang doktor. PAAMI, we are always in the lookout and we are always the forefront of technology and advancements here and abroad. So actually sabi nga ang mga Filipino doctors magagaling talaga at we further train them further, kaya sometimes and a lot of times hindi na kailangan pumunta pa sa ibang bansa para magsangguni o gumawa ng iba't ibang treatments. Nandito na sa bansa natin ang mga treatments na yan. Emma, prioridad ng gobyerno sa ilalim ng National Tourism Development Plan ang medical tourism dahil nga sa potensyal nito para mas mapalakas pa ang kabuuan ng turismo sa bansa. Nitong taon ay lumagda ng partnership ang DOT sa isang Dubai-based company na nakatuon sa business solutions and productivity kaugnay sa health and wellness tourism. Balik sa inyo, Emma. Marami.